Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon, purihin, purihin ang kanyang mga... Magsiawit kayo sa Panginoon, alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Tayo magdiwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Lunes sa walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, tinalo ni Jesus ang kasalanan at kamatayan. Wala kang dapat ikatakot. Upang patuloy tayo na maging karapat-dapat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Pagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol ay nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala,
mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na lagi nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa digdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo, nang tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing, naririto ang kanyang libingan. Hanggang ngayon, siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kaya sa iyo dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang opoon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang koon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan ang mahal mong ay magalak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, dali-daling umalis ang mga babae sa libingan. Pinagharian sila ng maghalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinilubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilang mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita
sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga lagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang sa ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes, sa walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, Happy Easter! Mga kapanalig sa Hesukristo'y nabuhay, Alleluia! Natalo na po ang kasalanan, natalo na ang kamatayan. Kung ikaw ay nananalig kay Kristo, kasama niya tayo, mapagtatagumpayan ang Biyernes Santo at tayo magkakamit ng muling pagkabuhay. Kasama ni Kristo, tayo din ay magtatagumpay. Dito po sa ating Ebanghelyo, ito po yung Ebanghelyo tuwing Lunes ng Easter Monday. At sinasabi po natin, nandiyan rin yung mga babae nagpahayag na buhay si Jesus. Pero meron ding mga kawal, ang pahayag naman ay hindi buhay, ninakaw ang bangkay. Pero alam ng mga kawal kung ano talaga ang nangyari. Pero hindi yung totoo ang kanilang sinabi dahil napadala sila ng suhol, napadala sila sa malaking salapi. Alam mo, nagtataka din po ako dito. Alam nila ito totoo, pero ayaw pa ring maniwala. Ganon din naman di po ba nung ipinanganak si Jesus? Nandi riyan, naniwala ang mga pantas, naniwala ang mga pastol. Pero merong hindi naniwala si Haring Herodes nung panahon na yon. Ayaw maniwala. Siguro meron galagang ganon. Obvious naman. Nakasulat na. Nandiriyan pa yung mga milagro, nandiriyan pa yung mga kababalaghan, pero ayaw maniwala. Kapanalig, ikaw, naniniwala ka ba na si Jesucristo ay buhay? Baka nga naniniwala ka, kaya lang baka ang itinatanong mo ngayon, ano naman kung buhay? Ano naman kung muling nabuhay si Jesus? Okay, sige buhay, ano sa akin? Ano ang epekto noon sa akin? Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay pinaniniwalaan, pinananaligan ng mga taong nagpapakumbaba, ng mga taong may habag, at ng mga taong nagmamahal. Ganyan po ang mga alagad. Ganyan din sina Magdalena at saka yung mga babae na may dalang pabango na nasaksihan, nakita na walang laman ang libingan. At mula po noon hanggang sa ngayon, patuloy na nananalig, patuloy na nakikita, patuloy na tumatanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay. Sino? Yung mga nagpapakumbaba, yung mga may habag, at yung mga nagmamahal. Una po, nagmamahal. Kapanalig, nagmamahal ka ba? Hindi mo makikita si Jesucristong muling nabuhay kung hindi ka nagmamahal. Tinatanggap lamang ang pagkabuhay ni Jesus ng mga tao na nagmamahal. Sa krus, nakita po natin ang napakalaking pagmamahal ng Diyos. Sa krus, itinanong po natin, ano ang pipigil sa tao na magbigay kung siya'y nagmamahal? What stops a man from giving kung siya'y nagmamahal?
Ang sagot ka, panaligay, wala. Anong makapipigil sa'yo na magbigay sa anak mo? Ang tigas ng ulo, nakapagsasalita ng masama laban sa'yo? Mahal mo eh. De, patuloy kang magbibigay. Anong makapipigil sa'yo? Na magtiyaga, gumawa ng paraan, ipaglaban ang iyong relasyon sa iyong asawa. Nagkakamali ka, nagkakamali din siya, nasasaktan ninyo yung bawat isa. Anong makapipigil para magbigay ka ng pagpapatawad? Wala. Kasi mahal mo eh. Anong makapipigil? Na magbigay ka sa iyong magulang. Medyo magastos, matanda, kailangan ng pang-ospital. Anong makapipigil sa'yo? Wala din. Kasi nagmamahal. What stops a man from giving if he is loving? Ang sagot ay wala. Ibibigay ang lahat. At kapag nagmamahal ka, bakit mo binibigay ang lahat? Kasi may nakikita ka na nakikita lamang ng isang taong nagmamahal. Sasabihin ng iba, ba't patatawarin mo na naman? Hindi mo na dapat patawarin yan. Ba't tutulungan mo na naman? Hindi mo dapat tulungan yan. Ba't mo gagawin yan? Ang hirap-hirap yan. Pero patuloy mong ginagawa kahit mahirap. Bakit? Kasi may nakikita ka. Nakikita mo yung nakikita ng taong nagmamahal. At ang nakikita ng taong nagmamahal, hindi pagkukulang, hindi kahinaan. Ang nakikita ay yung halaga ng kanyang minamahal. Kaya kahit ano gagawin, ibibigay para sa minamahal. Dahil nakikita yung tunay na halaga. Kung nakikita mo ang halaga ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, kung nakikita mo ang halaga ni Jesus, makikita mo si Jesucristo ay tunay muling nabuhay. At siya ay nagbibigay ng buhay at pag-asa sa iyo ngayon. Nakikita si Jesus ng mga taong nagmamahal. Pangalawa po, nakikita si Jesus ng mga taong nahahabag, nagpapatawad. Kapanalig, pag ikaw ay nagpatawad, panalo ka. Pag hindi ka nagpatawad, nako, baka hindi ka makapasok sa langit. Kasi kailangan mong dumaan muna sa purgatorio. Kung hindi ka nagpatawad, kapanalig, ibinigay ng Santo Papa kanina ang plenary indulgence, hindi mo matatanggap yon. Kasi may galit ka sa puso eh. Sinabi naman, di po ba, kailangan nanduroon yung pagsisisi, nanduroon yung pagpapatawad at paghingi ng tawad. Kung hindi ka nagpatawad, paano ka makatatanggap ng pagpapatawad? Paano mo matatanggap yung indulgence, yung plenary indulgence? Ayaw mong magpatawad. Naging hadlang patuloy. Totoo, hindi nakikita ng taong may galit, puot at pagiganti si Jesucristong muling nabuhay kasi ang nakikita niya lang galit. Ang nakikita niya lang puot. Ang nakikita niya lang kailangan may masamang mangyari doon sa tao na ito. Kapanalig, if you want to see the risen Lord, you have to forgive. Pag nagpatawad ka, panalo ka. Sabi nga, hindi lahat ng nakasakit sa iyo hihingi ng tawad sa ginawa nila. Yan naman yung totoo, di ba? Hindi lahat ng mga taong sinaktan ka, alam nila na nakasakit sila, hindi nila alam. Hindi lahat ng nanakit sa iyo, aamin na may ginawa silang mali. Pero kahit ganun, magpatawad ka pa rin, kapananig. Dahil sa pagpapatawad mo, you are letting go of the pain they caused you. And you are giving yourself an opportunity to move forward. Huwag ka nang umasa na marirealize pa nila yung mali nila. Baka sa paningin nila, wala silang maling ginawa. Huwag ka nang mag-expect na mag-reach out pa sila sa'yo kasi hindi mangyayari. Huwag mo nang hintayin mag-sorry pa sila. Baka ma-disappoint ka lang, hindi dumating. Madaling sabihing magpatawad. Mahirap lang talagang gawin. Pero yan ang
yan ang magpapalaya sa iyo upang ikaw ay maging masaya at ikaw ay makapagmahal muli. Kapanalig, we want to see the reason, Lord, you have to forgive. Kasi si Jesus, ang unang mga salita na binanggit niya sa krus, Ama, patawarin mo sila. At nung si Jesus ay muling mabuhay, ang unang mga salita na sinabi niya sa kanyang mga alagad, Shalom. Ano ba ang ibig sabihin ng Shalom? Bayad na utang mo. Wala na tayong away. Wala na akong sama ng loob sa'yo. Yun yung ibig sabihin ng Shalom eh. Kaya may kapayapaan eh. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Wala ka ng utang sa akin. Bayad na lahat ng utang mo. Yun yung ibig sabihin ng Shalom. Yun yung ibig sabihin ng peace. Pinatatawad. Nagpatawad. Kung gusto mong ma-experience ang Easter, kung gusto mong ma-experience ang biyaya na dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo, kapanalig, magmahal ka at magpatawad ka. Because you deserve to receive love once again. Nasaktan ka, oo. Nawala yung pagmamahal, oo. Pero sa pagpapatawad mo, binibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo to move on, move forward, and to experience love once again. Yung bang magmahal muli. Kasi masarap magmahal. At pangatlo po, nakikita ang muling pagkabuhay ng mga taong nagpapakumbaba. Yun yung problema dito eh. Yung mga nanuhol, yung mga ayaw maniwala, ang taas eh. Puro sariling nakikita. Pero pag nagpapakumbaba, doon natin nakikita ang ginagawa ng Diyos. Doon natin nakikita, si Lord ang may gawa nito. Si Lord ang tumulong sa akin. Si Lord ang tutulong sa akin. Si Lord ang patuloy naggagawa sa akin. Nagpapakumbaba upang humingi ng tulong. Nagpapakumbaba upang ang makita ay hindi yung gawa ng tao, bagkus ang Diyos na gumagalaw, tumutulong sa tao. Sabi nga ni ano, ulitin ko, no? Yung sabi ni Apollos, si Apollos po isang monghe, siya'y abot, ibig sabihin pinuno ng mga monghe. Sabi po ni Abot Apollos, kasi nagpakita sa kanya yung demonyo eh. Pero nung una hindi niya alam na demonyo, kasi napakaganda, napakagwapo, talagang nagliliwanag yung mukha. At tuwan-tuwa siya, akala niya, nagpakita sa kanya, anghel. Kaya lang habang minamasdan niya, napansin niya, ay hindi anghel to, demonyo to. At nagtanong yung demonyo, paano mo nalaman, demonyo ako? Ang sabi ni Abbot Apollo, the devil has no knees. Walang tuhod. Nakakita ka na ba ng taong walang tuhod? The devil has no knees. He cannot kneel. He cannot adore. He cannot pray. He can only look down his nose in contempt, being unwilling to bend the knee at the name of Jesus is the essence of the devil. Walang tuhod ang demonyo kasi hindi sanay magpakumbaba, hindi sanay magdasal, hindi sanay lumuhod. Ang nakikita, yung ilong niya. Pero kung nagpapakumbaba ka, ang makikita mo, ang Diyos na magbabangon sa'yo. Ang Diyos na magdudulot sa'yo ng isa pang pagkakataon sa buhay. Ang makikita mo, totoo, nagtagumpay na si Jesus. At sasamahan ka niya upang ikaw din ay magtagumpay. Opo, may mga tao ayaw maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Kung ikaw ay nagmamahal, kung ikaw ay nagpapatawad, kung ikaw ay nagpapakumbaba, makikita mo at maniniwala ka, totoo, si Jesucristo ay muling nabuhay at ang pagkabuhay ni Jesus ay ibinabahagi niya sa iyo upang ikaw din
ay mabuhay at magtagumpay. Happy Easter po, mga kapanalig. Sa gitna ng ating kagalakan, dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi sa lahat ng ating nakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang na mayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, dinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso. At lalo kaming ilapit sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Lahat ay biyayang aming inampot, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Malayan po tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhato ngayon mo, mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan, ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo.
Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Palang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinaasamo naming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Honesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, lakas loob, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Ama namin,
suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa. Ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat. Sama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa bawat isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Kristo sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.
Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Inawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. Ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, nawa ang masaganang pakikinabang, ang piging ng pagkabuhay na ito, upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa iyong pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagmamahal, makakasama natin si Kristo sa tagumpay at pagkabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat, ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, pinapahayag si Jesucristo'y muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod ng iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba.
sa Panginoong Jesucristo, sa kabanal-banala na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay na sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ganyan din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos at walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami. Dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng makapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaranwa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum defectui.
nito kwen lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti tribui quae sumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iuters enchamus, quae vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linis ang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Ang krus mong kinamatayan.
sa gisag ng aming kaligtasan.